What's up mga idol? So nandito naman tayo sa panibagong video ko. So sa umagang ito, pag-usapan natin kung paano yung pag-aalaga ng season in our own way. So tama-tama sa panahon ito, ito yung tinatawag nating early bird breeding season. So ito yung mga October to November born natin. So sa amin naman, nakapapalabas kami ng mga October 16 born. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-aalaga namin ng season. So day old hanggang paglaki nila. So mga idol, tara samahan nyo ako sa ating season. Idol, ito yung brooder natin. So, sa ngayon, nasa mahigit 40 heads lang naman yung first batch ng ating season. So, sakto lang yung size nila. So mga idol, ganun lang yung ginagawa namin. So every morning, siguro mga 5:30, winawalisan ko yung sa ilalim ng brooder para mawala lang yung mga ipot nila. Kasi nga yung nagpo-cause yun yung ammonia. Yung ammonia yung baho ng yung ipot nila. So pag na parami yung ammonia na nakapagpaloob dito, so medyo naapektuhan yung respiratory nila. Kaya yun yung sanginginsan ng ating yung mga respiratory diseases nila, yung mga CRD yung tinatawag nila. And then, after that, kasi nga yung sa amin naman, so for 5 days, nilalagyan namin sila ng, after hatch, for 5 days, nilalagyan namin sila ng yung papel or yung dyaryo, kasi doon kami nagpa-feed sa kanila, doon namin nilalagay yung chick booster na binibigay namin sa kanila. Kasi nga yung alam nyo yung pula na container ng feeder nila, hindi pa sila masyadong kumakain doon, kaya nilalagay lang yun doon sa papel. So mga idol, ito nga pala ay mga 4 days old na mga sisu natin. So healthy naman sila, kasi maliligsi sila. Kaya binibigyan mo ng pagkain, attentive sila. So mga idol, yun nga. Yung routine na namin para dito, yung style ko kasi, una kung nabibigay ng mga liquid, then before yung feed. So, sa patubig naman, sa morning, siguro mga 6 a.m, magsisimula na ako magbigay sa kanila ng yung tubig na may probiotic. Yun yung una talaga ginagawa ko, yung probiotic talaga nila every morning. Yun yung ginagawa ko sa mga day old na sisyo natin. So sa probiotic naman mga idol, yung probiotic natin, ito yung mga good bacteria natin na inintroduce sa ating mga sisyo. Sa practice namin, di kasi talaga kami yung tinatawag natin mga bacterial flushing, yung nabibigay ng probiotic. Kasi nga yung nagbibigay ka nun, unang-una sa lahat, naalis mo yung good at bad bacteria ng ating sisyo, which is yung good bacteria, kinakailangan natin yun para mag-fight sa mga pathogens na nandun sa yung kukuha nila sa mga paligid-paligid nila. So isang maganda beneficio din ng ating probiotic is yung na-improve yung gut health ng ating mga sisyo. So pag maganda yung gut health ng ating sisyo, nagbibigay ito ng magandang panunaw ng ating mga sisyo. So pag maganda yung panunaw ng ating sisyo, yung feed conversion ng ating sisyo, nakukuha talaga natin yung optimum effect or yung optimum nutrients na nakukuha sa feeds. So yung feeds, nagalaman ito ng vitamina at minerals na kailangan ng ating sisyo para paglaki nila, maganda yung katawan nila, maganda yung health nila, at may immune sila na para sa ating mga stress at sa ating mga sakit. So yun, yung probiotic natin, binibigay nga natin yun ng mga 6 a.m. So after mga 4 hours, after mga 10 a.m., tulaga yun, mga 10 a.m. na ngayon, yung waterer natin, which na nagkukontain ng probiotic, pinapalitan na natin yun. So, after the probiotic, nagbibigay na tayo ng multivitamins with minerals and yung amino acids. So mga idol, ito na pala, magtitimpla na tayo ng multivitamins, minerals, and amino acids na ibibigay natin para sa 10 a.m. na water natin.
So mga idol, bakit nga natin binibigay ito? So yung vitamins, given naman ito na binibigyan talaga natin yung vitamins ng ating mga sisyo. Kasi nga like, tumutulong din ito sa pagpapalaki nila. And then, yung mga minerals naman, minsan, di talaga natin ito nakukuha talaga. Kasi yung mga minerals, minsan nakukuha natin ito sa, pag nasa range sila, yung nasa soil na sila, or nasa, or yung kumakain na sila ng damo, kasi doon na nakukuha yung mga minerals natin. So sa multivitamins, yung multivitamins, minerals, at amino acids, sinisiguro ko talaga, kasi nga yung amino acid, marami namang klase yun. May mga essential and non-essential amino acid. Pero sa poultry, or yung sa pagmamanok natin, yung sinisiguro ko talaga, based sa evidence-based practice approach, yung meron talaga yung arginine, lysine, cysteine, methionine, at yung tryptophan. So, pag tumitingin kayo ng mga label ng yung mga multivitamins na ginagamit nyo with amino acid, yun yung advice ko, yung hanapin lang yung mga ganong amino acid. Kasi nga, nag-play ito ng vital role talaga sa ating mga sisyo. Especially sa sisyo pa sila, hanggang sa paglaki nyo. Pinapalitan namin yung multivitamins natin with minerals and amino acids. Then after 4 hours na naman, pag 2 PM, multivitamins pa rin. Nagbibigay pa rin kami ng multivitamins. Then after 4 hours, pag mga 6 PM, plain water na lang yung binibigay namin sa ating sa aming sisyo. And siguro mga after 4 hours din, tinatanggal namin yung 10 PM para lang, para ma-empty din sila. So sa sisyo pa lang, pinapractice talaga natin. Kaya, kasi yung mga sisyo natin or yung mga chicken natin, they are built to be an athlete naman. So they are built to be a fighter. So sa sisyo pa lang, dapat din di talaga binibigay talaga. Di naman sila broiler na kailangan natin bigyan ng pagkain paggabi or pagbigyan talaga ng kung anong ibibigay natin. So sa feeds naman mga idol, yung pagbibigay ng chick booster namin, binibigyan namin ad libito. Pero sa practice namin, binibigyan na namin sila every 2 or 3 hours, pakunti-kunti. Kasi ayaw ko talaga yung tinutulugan lang ng mga sisyo yung pagkain or yung patuka nila. Kasi gusto ko yung gumagalaw sila as a source as a sort of exercise din nila. Kasi they are born to be an athlete naman, they are born to be a fighter. So kailangan nilang gumagalaw-galaw para mag-develop din yung mga muscles sila or yung mga skeletal mga system nila. So sa fridge naman mga idol, ito yung isang source ng protina natin. So yung protina natin or yung protein, nagbibigay ito ng heat sa kanila. So I'll make sure talaga na maganda yung crude protein na nakukuha nila sa feeds para mag-help na mag-regulate ng temperature, your body temperature nila. And then isa pa, yung protina din, ito yung tumutulong na pag-develop ng ating mga system or yung mga organ system ng ating mga sisyo. Especially the feathers, which is na yung feathers, di pa masyadong nag-develop sa mga ganitong stage. So kaya binibigyan natin ng saktong protina. And one product that helped me with this is that ito yung Mega Legend Crumble natin. Hindi po ako sponsored nito, pero ito lang talaga yung ginagamit namin sa aming sisyo. Kasi nga nagbibigay ito ng 38% crude protein, which is malaking tulong talaga sa protina na kukuha ng ating sisyo. And isa pa, oxidostat, may oxidostat din siya, which na sa panahon ngayon, yung oxidosis talaga, isang deadly talaga na sakit para sa sisyo. Isa, matamaan lang yung isa siguro. Siguro mga 3 or 5 days ubos yung sisyo natin. And merong vaccine ng oxidosis, pero wala akong masyadong makita dito. Or wala talaga akong nakita dito sa amin, dito sa lugar namin. Kaya nagbibigay lang ako ng yung
Mega Legend para with si Lestat. And isa pa, siguro mga 2 weeks ng season natin, nabibigay ako ng mga sulfate-based medication para magbigay prevention din ng acidosis sa ating sisyo. So ito na mga idol, papatukain na natin yung sisyo natin. Ito, nilipsin nila. Change kami ng mga 4 times siguro a day. Kasi ayaw ko talaga yung madumi kasi tinatapakan nila. Pero yung papel naman, mga siguro mga 5 days after nito, maglalagay ng papel. Ayan mga idol, nanibiksin na mga idol. So ayan na mga idol, natapos na rin yung video natin. Gusto ko pasalamatan lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Nasa 500 subscribers na pala tayo. And kung gusto nyo manood ng mga previous videos ko, click nyo yan dito. So shoutout nga pala sa aking kaibigan, si Kenneth Loy. Sis, shoutout sa'yo. And kay Kuya Khalil din, partner ko din sa pagmamanok. So shoutout sa'yo, Kuya Khalil. So hanggang dito na lang tayo mga idol. So huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment at subscribe at i-ring yung bell para ma-notify kayo sa susunod na video ko.